kami makiurunan! Hindi na po nakakatulog yung anak ko dahil hindi siya tumitigil sa pagboga nga. Glenn, ito bang pagpapaputok ng boga or pamimirwisyo? May galit ba kayo dito kay Mona Lisa? Pares na kami, sir, kami galit. Kahit yung asawa ko, sir. Medyo na dala na rin po ako ng emosyon ko. Di para po may ebidensya ako, binidyohan ko siya. Tapos nung nalaman niya po na binibidyohan ko siya, nagalit po siya. Magkapitbahay sa Taisan, Legazpi City, nagkainitan. Reklamo ni Mona Lisa Cruz, sinugod daw sila ng kanilang kapitbahay na si Glenn Agarin at tila nakainom. Nangahamon daw ito ng away. Wala rin daw itong tigil sa pagpapaputok ng boga sa harapan ng kanilang bahay. Ang buong pangyayari, nakuna ng cellphone video, panuorin po natin. Turun kita ka, ay! Nakablatan na talaga, maurungan na lang kita. Ayun, partner, nanghahamon ng away at talagang kitang-kita, partner, sa video na may hawak siyang boga. Kasama natin si Mona Lisa. Siya yung nagre-reklamo. Pwede bang maikwento mo sa amin ang buong pangyayari? Nangyari po niyan, Sabado ng umaga, naglalaba po ako sa harap ng bahay namin. Yan na po talaga yan si Glenn. Nandiyan na po yan, nagbuboga na talaga sa harap ng bahay. Okay lang po yun kasi umaga, wala namang gaanong ginagawa. Ang problema po, mga bandang alauna, may 3 years old po kasi akong baby. Matutulog na po siya. Hindi na po nakakatulog yung anak ko dahil hindi siya tumitigil sa pagboga nga. Di ang nangyari po, medyo na dala na rin po ako ng emosyon ko, di para po may ebidensya ako, binidyohan ko siya. Nang nagpapaputok nga siya ng boga. Tapos nung nalaman niya po na binibidyohan ko siya, nagalit po siya, sir. Sabi ko naman sa kanya, sa barangay na lang kayo mag-usap. Kinagabihan po na nangyari po, pagsara namin ng alas 9, may bumoto po sa bahay ko. Tumama po dun sa may ano, sa pader, diretso po sa kanal. Ang nangyari po, di sabi ko dun sa pamangkin ko, sabi ko, silipin mo kung sino. Lumabas siya. Paglabas po, nakita na mismo ng pamangkin ko, yung bato galing sa bahay nila. Po, nung nangyayari ba itong panunugod, pagpapaputok ng boga, nakainom ba ito? Opo. Kayo ba may dati nang hindi pagkakaintindihan at lagi na ba itong nagwawala or naghahamon ng away sa harap ng bahay nyo? Yes po, dati na po talaga kami may alitan. Opo. Dahil una-una po ang nangyari niyan, sir, nareklamo ko po sila dun sa presidente namin. Nagiinom lagi, sir, mga maingay sila. Hindi ito ang unang beses. Opo. O pangyayari na kayo ay nagkaroon ng pagtatalo. Opo. At kaguluhan. Kumusta naman ang boga ni Glenn? Malakas ba ang putok ng boga ni Glenn? Opo, sir, kasi nakaka-nervous po. So nakakabulahaw, nakaka-stop yung boga. So parang inaasar na talaga kayo. Oo, kayo, ano yung dahilan? Bakit ka inaasar? Ang pinagpulan mo niyan, yung nireklamo ko silang maingay. Ito bang reklamo niyo ay nakarating na sa barangay? Ang nangyari po niyan, nagpaano lang po ako dito kayo sa ano namin, presidente namin. Di una po, pina-record ko muna sa doon sa lugar namin. Noong September 2, na gabi, ayan po si Jonar, nag-iinom po yan, lasing yan. Mga madang alauna po ata, may nabumato na naman sa bahay ko. Boy, bakit hindi pa po yun yung nangyari ng Sabado? So, ibig sabihin, paulit-ulit na binabato ang bahay nyo at talagang etong si Jonar ay talagang nag-iingay. Panag-iinuman po kasi sila, ma'am, sir. Nasa kalsada sila. Yung kalsada na dapat daanan ng tao, opo, inukupan na nila. No, anong meron? Bakit ganun na lang yung sobrang galit yung niya? Imagine mo, yung boga, several times nagpapaputok, kahit madaling araw, nagbibidyo okay, opo, opo, nagiinuman, opo. Binato pa kayo ng bote. Opo, sa tingin mo, bakit? Bakit ganun na lang yung galit sa inyo? Hindi ko rin po alam. Yun din yung gusto kong tanungin sa kanila. Pero ano ngayon ang gusto mong mangyari? Usually po kasi, yan nangyayari na yan, paulit-ulit na po eh. Tinaon ko na ng tiniis yung ingay nila, yung pangbabash nila. Nangangamba ka ba na baka dumating sa yes punto po na pisikalan at may mga disgrasya? Yes po, kasi ang anak ko, mga baby pa. Hanggang saan mo ba kaya yung pagpapasan siya? Hindi ko na po kaya, kaya nandito na po ako. Nasa kabilang linya na ng telepono ang punong barangay ng barangay 56 Taisan, Legazpi City na si Kapitan Benjamin Rusin. Ayon po doon sa sinalaysay ni Madam Cast
na, irinerefer ko po doon na talagang nakapag-blatter na po sila noong September 4. Mm-hmm. Kaya hindi na po na asikaso ng tumalikod na administrasyon. Opo. Ito bang inireklamo niyang ang pangalan ay Glenn? May mga record na rin ito, Kap, dyan sa barangay? Opo, nakarecord po. Ano po yung pwedeng gawin po natin para dito po sa reklamong ito ni Mona Lisa? Ito po ay tinatawag natin itong alarming scandal po. Ito paulit-ulit na ginagawa ng itong mga taong ito. Ang gagawin ko po, asikasuhin natin para magkaharap-harap pa. Yan ang kapitan. Magkaalaman ang bawat isa at talagang magkakaroon tayo ng kasunduan para hindi na po ito umulit. At sakaling umulit pa ito, talagang i-turn over na po natin ito sa pulis. Ano ang advice mo, Kap, dito kay Mona Lisa? Huwag mo niya munang papansinin ito, Kap, okay, para hindi mo na magkagulo sila. So, Mona Lisa, narinig mo. Opo, si kapitan po mismo nangako na a-action ang kaagad. Kung nakikinig ngayon si Glenn, may mensahe ka ba or panawagan sa kanya at saka kay Junard? Sa kanila po, sana ngayon man lang, ngayong gabi, patulugin kami ng ilang gabi. Bigyan niyo muna kami. Kumbaga nga sabi ni Kap, chill-chill muna tayo. Doon na tayo sa barangay mag-usap-usap. Kasi kung tinitingnan ko nga, sinasabi ko nga, pinangako ko sa sarili ko na sa ginagawa nyo, kung ano-anong tinatawag nyo, panliliit, panlalait, salabat, pero hindi ako titigil. Hanggat kaya, kung hanggat kailanman masisilip kami na pwede kong ireklamo sa kanila, irereklamo ko, itutuloy ko kung saan kami makakarating. Sabi nga ni Mona Lisa, hindi niya nakaya, kaya nilapit niya na partner dito sa ating programa. Tinaon na po yan. Okay. At doon naman kay Junard at kay Glenn, kapag hindi kayo tumigil sa pamimirwisyo, sigurado may paglalagyan kayo. Alarming scandal ang pwedeng kaharapin itong dalawa partner. Makakausap natin ngayon yung inireklamo ni Mona Lisa na si Glenn. Glenn, na andito ngayon sa studio si Mona Lisa, itong nagrereklamo sa iyo kasi ang reklamo niya, palagi ka raw nagpapaputok ng bogan, nakakaistorbo ka na sa kanilang pagtulog. Bakit ba ginagawa mo ito, Glenn, sa kanila? Marami kami dito, ma'am, nagpapaputok. Ibig sabihin, aminado ka na nagpapaputok ka ng boga? Dito lang sa taas. Alam mo ba, Glenn, na bawal ang boga? Ayun po. Ang tanong ko ngayon, Glenn, bakit naman sa dami-dami dyan ng mga kapitbahay nyo, bakit kahit nagre-reklamo na itong sa'yo si Mona Lisa, ipatuloy ka pa rin nagpapaputok ng boga at parang inaasar mo pa sila? Binidyo lang kaya kami. Kaya nga, nag-video siya dahil nga naiistorbo ng pagpapaputok niya ng boga. Sa tingin mo, Glenn, tama o mali yung pagpapaputok ng boga na nakakapirwisyo ka ng kapitbahay? Mali, ma'am po. Oh, yes. Alam mo pala eh. At meron pang binabanggit si Mona Lisa na binatumpa ng bote yung kanilang bahay. Wala naman siya ebidensyang kami nagbato ng bahay niya. Yung anak niya, meron din na boga. Glenn, ito bang pagpapaputok ng boga o pamimirwisyo, may galit ba kayo dito kay Mona Lisa? Pares na kami, sir, kami galit. Kahit yung asawa ko, sir. Ano ba yung ginawa ni Mona Lisa sa inyo? Bakit gano'n na lang yung galit mo sa kanila? At to the extent na palagi ka pang nagpapaputok ng boga doon pa sa harapan ng kanilang bahay. May isa pang reklamo, Glenn. Ang problema daw dyan sa inyo, yung kalsada, ginagawa niyong inuman. At higit sa lahat, lagi kayong nakakaistorbo kasi yung napakaganda ng tunog na speaker ninyo na sobrang lakas ng speaker ni Junard ay lagi niyong pinapatunog ng sobrang lakas. Hindi naman kami sila naginom sa may daanan ng ano. Actually, wait lang partner, ano? Actually, Glenn, kanina ko pa naririnig sa'yo, bawal yung pagboboga, bawal yung pagiinom sa kalsada, pero yun ang ginagawa ninyo. Teka partner, sabi niya hindi sila ginom. Ibig sabihin nagsisinungaling si Mona Lisa. Mona Lisa, hindi daw sila nag-iinom. Marami po akong witness. Eto Glenn, naandito ngayon si Mona Lisa. Yes. Kasi si Mona Lisa, nire-reklamo ka na dito sa amin dahil hindi niya na daw kaya itong mga ginagawa mong pang-titrip. Ano yung gusto mong sabihin ngayon kay Mona Lisa? Take ko nga siya tigitripan, madam. Sabi natin si nanay. Sige Glenn, ibigay mo yung telepono kay nanay. Nagpunta ko dito, tanaraman ko nga ning ini, nagpaputok na kasubangkan, ano, may nadagit. Kaya nagbigay ako, madam, sabi, tadadagitan ko nga ning ini. Nagkataon lang po na nagtawag kayo sa kanya. Ibig sabihin, si madam, Nanay Rubilita, hindi madam niya kinukonsente si Glenn. Hindi po. Alam niyo po, nanay, na bawal yan. Hindi ko man aram, sir, na bawal. Ay, hindi po alam, nanay! Ay, hindi niyo po alam. Bawal na po yung pagpapaputok ng boga at paggamit, nanay. Nanay, ngayon pong alam niyo ng bawal, nanay. Ano po yung bilin niyo kay Glenn? Adanagitan ko nga niyo po, madam. Kaya nga ako nagbabadigitan, naaraman ko. Ayun! Nanay Rubilita, maraming salamat po, nanay. Ano? Dahil na narinig po namin na galing na mismo sa inyo na hindi niyo po kinukonsente ito pong anak niyo si Glenn. O Glenn, ngayon na si nanay mo na mismo ang nagsasabi na huwag ka magpapaputok ng buga kasi nakakapirwisyo ka, anong gagawin mo? Itatapok na, sir. Dahil na, bawal na. Bawal okay. Na. Yan, itatapo na. Okay. Yan ay magandang hakbangin na itapon mo na Glenn.
rin yang boga mo dahil hindi yan makakadulot ng maayos at saka gusto kong itanong kay Glenn, ikaw ba yung makikipag-away pa dito kay Mona Lisa? Hindi na po. Ay naman. Pwede pong si Glenn yung humingi ng pasensya dahil naandito po si Mona Lisa, nakikinig po. Pasensya na tabi. Muna, sa halka na nangyari na subangge, nagpa-photo, dahil na motro, pasensya na. Oh, Mona Lisa, anong masasabi mo? Para po sa ko, barangay pa rin po kami. Ganito na lang, Glenn. Kami mismo dito sa programa, sasama kay Muna sa barangay at i-schedule namin na magkaharap kayo para doon na kayo magkausap, magkapatawadan at magkaroon na ng kasunduan para walang perwisyo sa magkakapitbahay.